trending at pinag-uusapan ngayon sa social media kung ang singer-songwriter na ba ito ang ipinalit ng sikat na singer sa kanyang dating asawa na kamakailan lang nga ay naghiwalay na sila. Alamin ang detalye sa naturang video na ito. Mukhang hindi papahuli ang singer-songwriter na si Zack Tabudlo ngayong buwan ng pag-ibig at may pa-flex ito ng kanyang sinisinta. Ipinakita kasi nito sa kanyang TikTok account ang isang video kung saan inabot niya at hinalikan ang kamay ng hindi nakilalang babae. Ginamitan rin ni Zack ng kantang Snows. Si siya ang naturang video na may lyrics na I can't lose with I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. Caption pa niya, Jowa Reveal. Umani naman ng samot-saring reaksyon ang naturang TikTok video ng mang-aawit at kanya-kanyang hula kung sino kaya ang babae sa video. Kamay ata yan ni Ate Moira de la Torre eh, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, pag si Moira to, magwawala talaga ako, Zack. Bakit feeling ko kamay mo Moira yon? Ha ha ha, dagdag naman ng isa. Habang ang iba ay si Moira ang itinuturo, meron rin namang nagsasabi na mukhang kamay ng isang lalaki ang hinahalikan ni Zack. Lalaki yung kamay. Guys, paano naging si Moira? Sabi ng isang netizen. Chika naman ng isa pang netizen, di ako naniniwala, Zack. Ha ha ha, kamay ng lalaki yan, Sheda. Sasabihin ko sanang ako kaya lang, lima pala yung daliri. Say naman ng social media influencer na si Pepay. Nitong 2022 lang nang nagkaroon ng collaboration ang dalawa para sa kantang Iba ni Zack na inilabas noong Pebrero. Nag-surprise guesting rin si Moira sa naging concert ng binata sa isang mall sa Quezon City. Nadawit rin ang pangalan ni Zack nang kumpirmahin ni Jason ang hiwalayan nila ni Moira noong May 2022. Nang mahalungkat na mga netizens ang Instagram post ng larawan nilang magkasama na may sweet captions. Nananatili namang tikom ang bibig ng dalawa kahit na marami ang nagtatanong kung may katotohanan nga ba ang kumakalat na balita. At ngayon yung mga muling naungkat ito matapos ang pag-jowa reveal ni Zack na umani na mahigit 1.6 million views at marami na ang nag-aabang ng face reveal kung sino nga ba ang maswerteng babaeng nagmamay-ari ng puso ng singer. Nagsimula nang mag-viral sa isang social media post patungkol sa di umano'y totoong dahilan raw ng pagkakahiwalay ng mag-asawa na si Moira at Jason. Base sa post kasi noon na nilalaman raw ay galing sa mga close friends ng mag-asawa ay wala naman daw talagang lover si Jason at never rin itong nagkaroon ng affair. Hindi rin daw totoo ang kumakalat na chika patungkol sa gender preference nito at ang tanging kasalanan daw nito ay ang pagpunta sa spakol. Dahil na rin sa kahit na mag-asawa na sila ni Moira ay wala pa rin daw silang sex. Dahil sa depresyon ng mang-aawit na agad niyang ikinagilty, kaya inamin ito sa asawa. Walang ibang lover si Jason, babae man o lalaki. Hindi ba ding si Jason? Hindi rin siya nagka-affair. Pero ang mali niya is pumunta siya sa mga spakol for sex. Yan yung unfaithfulness na sinabi niya. This is because wala silang sex ni Moira dahil daw sa depression ni girl. Nag-guilty si Jason, kaya nag-confess siya sa asawa niya. But it backfired saad ng naturang viral post. Bukod rito, damay rin sa naturang post nga si Zack na kasama ni Moira habang nasa Dubai raw si Jason. Ayon kasi sa post ay nag-click daw agad ang dalawa habang magkasama at emotionally raw
ay nagloloko na ang paubaya singer at ginamit lang daw ang confession ng asawa para tuluyan itong hiwalayan. When Jason was in Dubai, his wife spent time with the singer and I guess nag-click sila, dagdag pa sa post. Inungkat rin nila noon sa Instagram post ni Moira kasama si Zach na may caption na feels like a like. I've known you a lifetime when I only met you last night. Ili at Zach Tabudlo. Matatandaan na nagkaroon ng pagsasama ang dalawa para sa kantang iba ni Zach na inilabas noong Pebrero 2022. Dumalo rin si Moira sa naging concert ni Zach sa isang mall sa Quezon City kung saan kinanta nila ang iba. Wala pang ibang inilalabas na pahayag si Zach nga ukol doon sa pagkakadawit sa hiwalayan ng dalawa, pero marami sa mga netizens ang nagtanggol sa kanila at sinabing wala itong kinalaman sa desisyon ng dalawa ng maghiwalay. Pero ganoon naman talaga ang isang artista. Kapag naghihiwalay, may mga nadadawit na ibang tao, lalong-lalo na yung mga taong malalapit sa kanila at kasamahan talaga nila sa kanilang trabaho. Pero ano nga kaya ang totoo? Hindi natin alam at sila lamang ang talagang makakasagot sa sarili nila. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinyon. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo ng mga sa mga artista.